ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin. Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lula Los Reyes, ang inyong kaibigan dito sa Tinig ng Pag-asa. Magsama-sama po tayong muli sa isang oras ng talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng tahanan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Bago po tayo magsimula, nais ko pong batiin ang ating Facebook viewers at ang ating mga listeners sa DWBL 1242 kHz. Magandang umaga po sa inyong lahat, and I hope kayo po ay healthy at patuloy po ang pagluwag ng COVID-19 restrictions. Kaya ingat po kayo sa paglabas-labas nyo. Tayo po ay magpatuloy na. Kami po ay namimigay pa rin ng mga aklat, aralin sa Biblia. Kung naisip pong makakuha, maaari po kayong tumawag o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O kaya naman sa 0968-853-6607. 0968-853-6607. At para naman po sa ating toll-free number, i-dial lamang po ang 1-800-132-20196. 1-800-132-20196. At para naman po sa ating landline number, i-dial lamang po ang 8777-8916. 8777-8916. Para po sa ating Facebook page, sa ating mga Facebook viewers, huwag niyo pong kalimutan na i-like, i-follow at i-share ang ating live streaming. Magtungo lamang po sa www.facebook.com/awrluzonphilippines o magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Kung nagnanais naman po kayo ng ating mga readily available na Bible study guide, maaari po kayo magtungo sa bibleschools.com/centralluzon. Sa buhay pamilya, makakasama pa rin po natin si Ma'am Norlene Kadapan, ang former Children's and Music Ministries Director dito sa North Philippine Union Conference, sa pagpapatuloy po ng ating pag-uusap o pag-aaral nitong Understanding Child Development. At sa pag-aaral naman po ng salita ng Diyos, pangunahan pa rin po tayo ni Pastor Romeo Mangiliman sa pagtalakay sa paksang The Revelation of Jesus. Ibigay po natin ang panahon kay Ma'am Norlene para sa bahaging buhay pamilya. Magandang umaga muli sa inyo, sa ating mga tagapakinig ngayong umaga, sa ating mga magulang, sa ating mga kaibigan na nakikinig araw-araw dito sa ating Tinig ng Pag-asa. Ngayon po ay itutuloy natin ang ating pag-aaral tungkol po sa pag-unawa sa pag-unlad ng ating mga bata. Kaya kahapon ay atin pong nabanggit ang tungkol sa pag-uunawa natin sa mga beginners. Ito po ay ang mga bata na ang edad ay 0 to 3 years old. At ating nalaman kung ano yung kanilang mga physical, mental, emotional, spiritual na development upang maunawaan natin ang mga ito. So ngayon po ay ating pag-usapan ang kindergarten na mga bata. Ito po ay ang may edad na 3 to 5 years old. Alam naman po natin na ang mga 3 to 5 years old kadalasan ay nakikita na po natin ito sa kanila, sa ating mga paaralan. Yung iba ay sila ay pumapasok na. Pero ngayon, hindi po sila makapasok itong ating mga kindergarten. Kasi kumisan, hindi lamang ito sa 3 to 5 years old. Kumisan ito yung iba 4 to 6 years old. At ang mga kindergarten na mga bata ay they really attend daycare. Mag-attend na po sila ng mga daycare, nagpumapasok na sa paaralan.
Kaya itong pag-aaralan natin para maunawaan natin talaga, lalong-lalo na sa ngayon, ang ating mga anak ay nasa ating mga tahanan. At minsan tayong mga ang mga guro ay ang ating mga magulang sapagkat wala tayo ngayon na face-to-face kundi nasa ating mga tahanan. So, mauunawaan po natin kung ano ang kanilang development sa kanilang mga sarili upang hindi natin sila ma-force o kung ano pa ang ating dapat na gawin. Okay, sa kanilang physical, ang mga batang ito, they start developing large muscle coordination. Okay? Nagsisimula na na mabuo ang kanilang mga malalaking kalamnan. Makikita natin na mayroon na silang muscles, ano? At kahit na malalaki yung kanilang, medyo malakas na sila, pero kulang pa rin sila sa kasiguraduhang pakiramdam ng pagbabalanse nila sa kanilang mga katawan. At alam nyo ba na ang mga batang ito ay labis ang aktibo at napakasigla ng mga batang ito? Ako po ay mayroon po akong mga apo na ito ang edad. Talaga pong makikita ko na ganun na lamang ang kanilang very energetic, no? Malikot. Sabi ko nga, malikot. Gusto nila laging may ginagawa at kahit sila madaling mapagod, dahil ito pong mga batang ito ay madaling mapagod, pero madali din silang ma-revive at magpahinga lang sila, maya-maya sila ay okay na naman, ganun na naman sila, aktibo na naman sila sa kanilang mga gustong gawin. Ganun po ang kanilang physical development. Kulang sa pinungkalamnan, sabi nga, yung lack fine muscles coordination pa sila. Kaya minsan natutumba, minsan sila ay hindi pa nila magawa yung dapat na magawa nila. Ano? So kulang pa sila sa pinong mga coordination. Pero ang mga batang ito ay mausisa at talagang sila ay gusto nila na makita kung ano talaga yung mga nandiyan sa kanilang kapaligiran. Gusto nang galugarin ang mga bagay-bagay sa ilalok sa inyong mga tahanan, ano? At gusto nilang makita kung ano yung nandoon. Hindi pwedeng basta lang sasabihin mo. Uusisain kanila, uulit-ulitin sa iyo at pag hindi sila makontento, talagang hindi sila titigil. Pero alam nyo ba na natututo ang mga batang ito sa pamamagitan ng pag-i-explore? Nako, kung doon nga sa amin eh, sa aming kwarto, ang mga batang ito, sabi ko, parang hindi kayo napapagod. Alam nyo ba, yung aming, ano, yung aming upuan doon, yung ang tinatawag nila na, yung upuan na pwedeng gawing bed, ay nako, sabi ko, na-imagine nila yun, nagagawa nila yun ng slide. Sila ay tutungtong doon, i-slide sila, hindi sila, paulit-ulit kahit pinapagod. Sabi ko, ano ba, hindi kayo napapagod. Pero alam nyo na, sa pamamagitan noon, lumalakas ang kanilang mga muscles. Nag-i-explore sila, tinitingnan nila kung ano ang mga nasa ilalim ng mga katre, tinitingnan nila kung ano ang nandoon sa cabinet. Ganun po talaga ang mga batang ito. Sila ay very active. At ang mga batang ito ay mausisa, mahilig mag-explore sa kanilang kapaligiran palagi, at anumang bagay na kumikilos, gumagapang, ay nakakaakit-akit sa kanila. Maririnig mo yan, ano? Makikita mo na may marinig sila doon, pupuntahan nila, titignan nila. Talagang yun ay, ano kaya yun? Talagang gusto nila malaman, gusto nila makita kung ano ang nandoon. Pero natututo sila ng mabuti sa mundong kanilang kinagagalawan, kaya ang mga bata ay madaling kapitan ng ano, ng mga sakit. Kaya dito nagkakaroon ang mga batang ito na sinisipon, minsan nilalagnat, kasi po sila ay kung saan-saan sumusuot at sila ay ano, minsan ay madali pang maaksidente. Nandiyan sila na sila ay natutumba, minsan sila ay sa katatakbo nila, nauuntog ang ulo. Ganun po talaga ang mga batang ito. Eh kung hindi talaga natin sila mauunawaan at hindi natin alam ang kanilang development, talagang ang mga batang ito mapapagalitan natin. O kaya sila ay masasaktan pa natin kung minsan sapagkat hindi natin sila nauunawaan. Ganun po ang kanilang physical. Ngayon sa social naman, gustong-gusto nilang maglaro. Ganon sila natututo. Kaya nga, gusto nila makipaglaro sa mga kaibigan. Gusto nila na yung mga kapitbahay nila dalhin sa iyong bahay para maglaro lamang sila kung ano-ano ang kanilang gustong laruin. At minsan nakakalat ang kanilang mga laruan, pero dito rin natin sila matuturuan kung paano ito kanilang ililigpit sapagkat ang mga batang ito, yun talaga ang kanilang mga gusto. Sabi nga, gusto nilang maglaro
At sa katapusan, sila ay nagsisimula na mag-enjoy ng mga group experiences at mga activities. Kaya nga ang mga bata ito, mayroon na silang socialization sa kanilang mga kaibigan at mga kalaro. Ano pa? Ang mga batang ito ay, they are self-centered. Sabi ko nga sa inyo kanina, yung 3 years old at 2 years old, ganun din. Kaya nakasentro sa sarili, ang mundo ay umiikot sa kanya. Gusto niya sa parang sila lang, gusto nila ay sila ay napapansin, okay? Pero gusto nila na maglaro na mag-isa sa presence ng kanyang mga friends, kahit nandiyan yung mga kaibigan, aba marunong sila, nakakapaglaro sila mag-isa rather than playing with their friends. They like to make friends and be with friends. Gustong makipagkaibigan at kasama ng mga kaibigan. Alam nyo, kitang-kita ko ito sa aking mga apo. Gustong-gusto nila na yung mga bata, dalhin sa bahay namin. Kung hindi sila nasa bahay, gusto nila sila ilumabas para sila makipaglaro dun sa kanilang mga kaibigan, sa bahay ng kanilang mga kaibigan. At malungkot sila kapag sila hindi nakakapaglaro, nakasama ang mga kaibigan. Ganun po ang kanilang socialization, okay? Yung relational nila sa kanilang kapwa. About their mental. Gustong-gusto nila ang paulit-ulit, sabi ko nga sa inyo hanggang dito, itong mga kindergarten na ito, gusto nila paulit-ulit ang kwento, paulit-ulit mo, hindi sila nagsasawa. Maliban kung sila hindi papagod sa kanilang mga laruan o kaya sa kanilang paglalaro, hindi siya titigil. Gusto nila paulit-ulit na kwento, paulit-ulit na mga laro ang kanilang gusto. Pero alam nyo ba, ang mga batang ito madaldal. Sila ay madaldal at meron ng madaming bokabularyo na maririnig ka. Alam ko yung aking apo na 3 years old, minsan bulol pa siya. Pero madami siyang sinasabi. Ay, minsan di namin maintindihan ang translator, yung kanyang kuya. So, talagang madaldal talaga yung mga bata na ganito ang edad. At nagsisimula na ang mga tuwiran. Dahil sila, marami na silang bokabularyo na alam, minsan nangangatwira na sa kanila. Limbawa, pinainom mo sila. O bakit? Bakit ayaw mo yan? Eh kasi po, gusto ko yung ganito. Yan, nangangatwira na sila. Eh kasi po, lola, mali po yung sinabi mo. O minsan sasabihin pa, ikaw ang mali. So, talagang sila po ay nagsisimula ng mga tuwiran. So, huwag tayo magagalit kapag nagsalita o kaya nangatwiran yung ating mga apo. Nung una, nasasaktan po ako. Nung una, nasabi ko, bakit itong batang ito, liit pa nangangatwiran na sa akin. Yun po lahat talaga ay talagang ganun sila, no? Sa kanilang pag-undad, sa kanilang paglaki. At ang paglalahat o pagbubuo ay kadalasan mali sa mga ganitong mga bata. Higit na natututo sa kanyang mga pandama ang mga bata na ito. Maikli ang kanilang attention span. Alam nyo, yung kung ikaw ay may anak na 3 years old, ang kanyang attention span is 4. Pag siya ay 4, 5, dadagdagan nyo ng isa, no? 5 minutes lamang. So, talagang hindi mo kailangan ng napakahabang panahon para sila ay turuan, lalong-lalo na sa ngayon na mayroong mga bata na sila'y tinuturuan sa bahay. Naku, huwag ninyong gagawin na 10 minutes sila nakatutok sa kanilang mga pag-aaral. Dahil ang kanilang mga bata na ito na may 5 years old, mga kindergarten na ito, hanggang 6 minutes lang ang kanilang attention span. Ano pa? May kakayahan sa mga limitadong pakikinig at pangunawa na walang tulong ng visual impact. Yan. Natututo na rin sila na makinig kahit minsan wala silang nakikita. Ano? Nakakapangunawa na rin sila. Pero hindi lang masyadong mahaba o maiksi lamang. Sapagkat ang mga batang ito, they have a quick memory. Quick memory. Mabilis makasaulo ang mga batang ito. Kaya ito yung panahon na sila ay dapat nating turuan ng mga memory verses. Madali nila itong masaulo. No? Madaling makasaulo pero huwag masyadong mahaba, okay? Maiksi lamang. Kaya mabilis na makasaulo. Sabi ko nga sa inyo, ang mga batang ito pwede nating makasaulo sila ng mga maiiksing mga prayers, maiiksing mga memory verses. Kaya nga sa kanilang mga lessons, sa kanilang pag-aaral sa Sabbath School, ang mga memory verses ng mga batang ito ay maiiksi lamang sapagkat sila ay madaling maka-memorize. Pero ito, nakaka-memorize sila o nakakasaulo sila
ng mga bagay na hindi rin nila nauunawaan. Hindi pa masyado nilang maunawaan. Kaya nandito po tayo mga magulang na kapag ka sila ay pinasasaulo natin, ay papaunawa natin sa kanila. Huwag nating gagawin na isang beses lang natin yan sasabihin. Ipapaulit-ulit, sabi nga sa inyo, paulit-ulit na ipapaunawa sa ating mga anak. Kung sila ay magsasaulo, sila ay bibigyan natin, sasabihin natin kung ano ang ibig sabihin ng memory verses nila sa maiksi lamang na pagpapaliwanag. Kaya nga, ang mga batang ito sa kanilang mental na pag-iisip ay dito matuturuan natin sila ng mga bagay na ito ay kadalasan makakatulong sa kanilang paglaki. Okay? So, ang attention span nito ay kung siya ay 5 years old ay hanggang 6 minutes lang. Okay? Ang attention span ng 4 minutes provided sila ay interesado sa nangyayari. So, pwedeng gawin natin 4 minutes. So, 3 years old, 4 minutes. Pero, kung ito ay talagang interesado sila sa kanilang natututunan. Okay? Pero, pag hindi, wala na. Hindi mo na yan mapilit ang batang iyan. Okay, sa kanyang emotional. Ang mga batang ito, madali pa rin silang umiyak. Katulad ng beginners. Okay? Pero sila'y mapusok, pero madali silang ma-excite ang mga batang ito na 3 to 5 years old. Madaling ma-excite sila. Madaling sabihan ang kanilang nararamdaman. Madaling sabihin ang kanilang nararamdaman o kanilang mga sagot. Okay? Madaling nilang sabihin. Makakapag-express na rin sila. Nasasabi na nila itong verbalize nila yung kanilang emotion. Ako po'y nasaktan. Ako po'y nagagalit. Ako'y masaya. Yan. Nasasabi na ito ng mga bata. Natututo ipagpaliban ang mga pangangailangan na hindi nawawala ang punto o yung balanse nila. Okay? They learn to delay gratification of needs without losing equilibrium. Ano pa? Ang mga batang ito ay nakakaranas ng buong negatibong emosyon at natututunan itong ipahayag. Dito po, nakaka-experience na ang mga batang itong 3 to 5 years old ng full spectrum of negative emotion. Nagagalit. Okay, mga negatibo nagagalit, nalulungkot, o kaya sila ay negative emotions, yung mga negative na emotions nila. They learn ways to express negative emotions. Ang sabi nga, yung mga pag-iyak, okay, yan po ay natututunan nila. Then, sa ating spiritual naman, ano naman po ang kanilang spiritual? They think God as a real and loving person. Ang mga batang ito, iniisip na ang Diyos ay totoo. Okay? Iniisip nila na ang Diyos ay totoo at mapagmahal. Lalo't higit pag nakikita nila ito sa kanilang mga magulang. Okay? Can learn to repeat simple repetitive prayers. Natututo ng maikling panalangin na paulit-ulit. Ay nako, talagang ito ay maituturo natin sa kanila. Okay? Alam na ang pagkakaiba ng tama at mali. Alam nila kung tama ba o mali yung ginawa nila. Tama ba na sila ay nakipag-away? O kaya sila ba ay tama ba na sila malibay no sila ay hindi sumunod sa magulang? Yan. Alam niyo, alam na rin nila ito. Kaya yung mga batang ito ay talagang pag naturuan natin kung ano yung tama at mali, ay natatandaan na nila ito. Ano pa? Ang pag-ibig ng Diyos kaysa kanilang spiritual na paglago, ang pag-ibig ng Diyos ay nararanasan sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa mga matatanda. Kapag ang mga magulang at guro ay nagpapakita ng walang pasubaling pagmamahal sa mga kindergarten, pagtanggap kung sino man sila, nakakatulong ito upang maiugnay niya at ang pagmamahal ng Diyos sa kanya. Okay? So dito po makikita niya na kumahal siya ng nanay, ni mama o kaya ng ina o ng ama, ay ganun din para ang pagmamahal ng Diyos, mapapatunayan ng mga batang ito. Kaya nga
Kailangan malaman ng bata na mahal sila kahit sila ay nakakagawa ng hindi mabuti. Ganun pa man ay may pagmamalasakit pa ang may pagmamalasakit pa rin ang Panginoon sa kanila kahit na sila nakakagawa ng ganito. Yung maunawaan ng mga bata na kahit sila nakagawa ng pagkakamali, mahal pa rin sila ng Panginoon kapag sila ay humihingi ng tawad sa Kanya. Ang pananampalataya ay nagiging pundasyon at pinagmumulan ng iba pang paglago ng ibang bagay ng mga bata na ito na 3 to 5 years old. The faith experience becomes foundation upon which all other growth takes place. Kaya nga, nangangailangan ang mga batang ito ng pagmamahal. Nangangailangan ang mga batang ito ng pagmamalasakit na larawan ng ating Panginoong Diyos. Kaya makikita natin kung tayo ay maganda ang ating pagpapakita ng pagmamahal sa ating mga anak, dito po na iyahalin tulad ng ating mga anak kung ano ang ating Panginoong Diyos. So kung tayo ay malupit sa kanila, aba, ang kanilang pagtingin sa Panginoong Diyos ay malupit din. Pero kung naturuan natin sila na sila ay mahalin, na sila ay mayroon tayong pag-care sa kanila, dito makikita ng ating mga anak ang pagmamalasakit ng ating Panginoong Diyos. So ano pa po ba ang mga iba pang mga basic needs ng kindergarten children? Okay, mayroon pa ako, freedom. Kailangan nila ang kalayaan, pumili o galugarin o mag-explore. Kailangan ang mga bata ng power. Kailangan ng mga bata ng limits para maintindihan nila kung hanggang saan lang sila. At fun. Learning through play ay talagang gustong-gusto nila ito. Masaya, matuto sa pamamagitan ng paglaro, mag-i-enjoy sa kanyang mga tagumpay. Kaya nga, sabi sa atin, disiplina at pagsasanay upang ito ay magbigay ng kaligtasan sa buhay ng ating mga anak. Okay? So, dyan po tayo nagtatapos. Bukas muli, akin po kayong inaanyayahan na patuloy po tayong makinig dito sa ating programa. Gandang umaga sa inyong lahat. Maraming salamat po, Ma'am Norlene. Ito daw pong mga 3 to 5 years old. Ito daw po yung mga energetic, yung mga makukulit, saka madadaldal. Nagkakaroon na ako ng idea if ever magkaroon po ako ng maliliit na supling in the future. Ito daw pong mga batang ito, they are very curious sa kanilang kapaligiran at mas natututo sila sa pag-explore. Ano po, talagang kapag hindi natin naiintindihan o hindi natin, kaya napakaganda po na pinag-aaralan natin ito para maintindihan yung mga bata, kasi kapag hindi natin sila maintindihan, may tendency na mapagalitan lamang natin sila or mapalo. Ayan, kung kayo po ay may mga katanungan tungkol sa ating napag-aralan, maaari po kayong tumawag o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O kaya naman sa 0968-853-6607. 0968-853-6607. At para naman po sa ating toll-free number, i-dial lamang po ang 1-800-132-201-96. 1-800-132-201-96. At para naman po sa ating landline number, i-dial lamang po ang 8777-8916. 8777-8916. At sa ating Facebook page, magtungo lamang po sa www.facebook.com/awrluzonphilippines o magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Muli po, kung kayo po ay nagnanais, kung gusto nyo makakuha ng ating mga readily available na Bible study resources, maaari po kayo magtungo sa bibleschools.com/centralluzon. Mga kaibigan, sa puntong ito, tayo po muna ay makakarinig ng isang makalangit na awitin. Sorrow, great or small,
He is my strength, He is my song, He is my own. When the world is troubled, He is peace. When my soul is burdened, He is my release. He is my solace when I weep. He is my rescue when I call. He is my strength. He is my song. He is my all. He is my way, my truth, my life, my joy in living. He is my comfort when I fall and sweet. Fortress and a rock that cannot fail. He is my strength, He is my song, He is my all. So through all my days, He is my King, source of endless love and all the praises I sing. Save at home in heaven's halls, than us before and evermore, He will be my all. He is my Savior, sure and strong. He is the light that leads me on. He is my strength, He is my song. He is my Maraming maraming salamat po sa napakagandang awitin na inyong inihandog at tayo po ay dumako na sa ating pag-aaral sa Biblia. Ang ating pong paksa ay pinamagatang The Revelation of Jesus. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Romy. Kumusta ka kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Sa araw-araw, Kanyang pinaparanas, ang Kanyang mayamang pag-ibig, ang Kanyang maraming pagpapala. Muli, narito yung kaibigan sa Himpapawid. Sa teleradyo na si Pastor Romeo Mangiliman nagsasabi sa iyong ang Diyos ay pag-ibig. Ating pag-aaralan sa ating mga seryeng pag-aaral ang may kinalaman sa aklat ng Apokalipsis. Ang aklat ng Apokalipsis ay ang huling aklat sa Biblia. Ito'y pabalita ng ating Diyos. Bakit kailangan nating ito'y pag-aralan? Ating tingnan ang ibang bahagi ng ating Biblia bakit tayo nag-aaral sa aklat ng Apokalipsis, kapahayagan. Sinasabi sa aklat ng Isaiah, ito ang gospel sa Old Testament, ganito ang kanyang sinasabi, na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at mula ng mga unang panahon ang mga bagay na hindi pa nangyayari, nagsasabi, ang layunin ko ay may tatag at gagawin ko ang lahat ng aking kaligayahan. Kaibigan, napakabuti ng ating Diyos. Kanyang ipapahayag, ipapaalam sa atin yung mga bagay na darating. At ang aklat ng Apokalipsis o Revelation, ito ang layunin ng ating Diyos kung bakit ito ay Kanyang pinagkaloob. Ang sabi pa sa aklat ng Amos, tingnan natin kung anong sinasabi sa aklat na ito. Ang wika, Amos 3:7. Tunay na ang Panginoong Diyos ay walang gagawin malibang Kanyang ihayag ang Kanyang lihim sa Kanyang mga lingkod na mga propeta. Sa makatwid ang ating Diyos ay meron siyang lihim at ang lihim na ito ay Kanyang ipapahayag sa Kanyang mga propeta sa Kanyang mga lingkod. Kaya ito ang panukala ng Diyos. Kaibigan ng tao ay napahiwalay sa Diyos.
Noong una, ang tao ay nakakausap ang Diyos ng harapan ng mukhaan, subalit ang wika ng Biblia dahilan sa ating mga kasalanan ay nagpakumbli sa harap ng Diyos ang kanyang kalooban na hindi na ngayon malaman ng tao, subalit mahal ng Diyos ang tao. Kaya nga, ang Diyos ay nagbigay ng mga pabalita sa magitan ng mga propeta upang kanlang sabihin sa magitan ng pinahayag ng Diyos ano ang kalooban ng Diyos, ano ang kanyang nais na banggitin sa atin lalo na sa huling kapanahunan. At ang wika ng aklat na sulat ni San Pedro, napakaganda ng kanyang sinabi sa kanyang pangalawang aklat, Segunda Pedro, Kapitulo 1, Versikulo 19 hanggang 21. Ang sabi sa atin ay ganito, kaya't mayroong kaming salita ng propesiya na lalong tiyak mabuti ang iyong ginagawa kung ito'y iyong pagtotoonan ng pansin. Gayang sa isang ilawang tumatanglaw sa isang dakong madilim hanggang sa pagbukang liwayway at ang tala sa umaga ay sumilang sa iyong mga puso. Sa 21 ang wika, sapagkat walang propesiya na dumating kailanman sa pamamagitan ng kalooban ng tao, kundi ang mga taong inudyukan ng Espiritu Santo ay nagsalita mula sa Diyos. Kaibigan, nagbigay ng mga propesiya ang Diyos sa kanyang mga lingkod. Nanupat ang mga propesiyang ito ay binanggit na ng Biblia bago pa nangyari. At sa aklat ng Apokalipsis ay ating mapatunayan yung binanggit ng Diyos sa lingkod niya na si John the Beloved sa mga kasaysayan na nangyayari mula noon hanggang sa darating ang ating Panginoon ay kanyang babanggitin at eksaktong-eksakto ayon sa kasaysayan ang mga sinabi sa aklat ng Apokalipsis ay nangyari, kaibigan. Kaya nga, ano bang ibig sabihin ng Apokalipsis o Revelation? Ito ay galing sa salitang Grego na kapahayagan sa wikang Tagalog. Ito ang pabalita ng ating Diyos upang magbigay ng pag-asa sa bagong milenya. Maraming mga tao ang nagtataka, ano ang ating kinabukasan? Saan tayo patungo? Ano ang mangyayari sa mga araw na darating? Sa panahong ito, tayo napapaharap sa maraming mga problema. Nandyan ang coronavirus, ang pandemic. Maraming mga tao ang nagkakasakit. Libo-libo ang mga tao nagkakasakit sa buong daigdig at marami rin ang mga tao na namamatay. At ang sabi ng iba, maaring hindi kayo mamatay sa sakit, mamamatay naman kami sa gutom. Ano ang ating future na ating kinabubuhay ngayon? At ang tanong pa nila, where in the world are we headed? Saan tayo patungo, ang wika nila? At samantalang ating titingnan ang sanlibutan, napakaraming krimen, napakaraming mga bagay-bagay na nangyayari na hindi na kanais-nais. Ang mga tao sa halip na mahalin ang kanyang kapwa, ano nangyayari? O kaibigan, patayan dito, konting salapi, papatay siya. Yan ba ay nakatala sa aklat ng Apokalipsis o ng Revelation? Ating bigyan ngayon ng pansin ayon sa Biblia ang aklat ng Apokalipsis. Ang wika sa Apokalipsis 1:1, ang Apokalipsis ni Jesucristo na ibinigay ng Diyos sa Kanya upang ipahayag sa Kanyang mga alipin sa makatwid ay ang mga bagay na nararapat mangyaring madali. Kanino po ito, Apokalipsis? Ito po'y Apokalipsis, kapahayagan ng ating Panginoong Hesus. Bagamat sa aklat na ito ay binabanggit ang iba't ibang mga tanawin, at gayon din binabanggit ang dragon, kung sinong dragon, ating pag-aaralan sa mga darating na panahon. Ano po ba ang ibig sabihin ng aklat na ito? Bakit binigay ng ating Diyos na ito ay may kinalaman sa mga bagay na darating? Ang aklat ng mga
Ebanghelyo ay may kinalaman sa buhay ng ating Panginoon sa lupang ito hanggang na siya ay pumunta sa langit. Nanupat ang significance ng kanyang ministry sa panahong ito ay sa ating sanlibutan. Subalit, ang aklat ng kapahayagan o Apokalipsis o Revelation, ito ay may kinalaman sa ating Panginoong Hesus na pagkatapos na siya ay napunta sa langit, nagbalik sa kanyang dating tahanan doon sa langit, ito ay may kinalaman sa kanyang pag-akyat sa langit at pagkatapos sa kanyang ministeryo sa mga tao na katulad natin, mga minamahal na mga kaibigan. Nanapat ang aklat ng Apokalipsis ay nakafocus sa ating Panginoong Diyos, sa kanyang heavenly environment. Ang aklat ng Apokalipsis ay nagbibigay sa atin sa mga bagay na nangyayari sa kalangitan at gayon din sa lupa. Binabanggit din sa atin ang malaking tunggalian, kaibigan. Nanapat ang malaking tunggalian na ito ay may kinalaman sa labanan ng kalangitan sa pangunguna ng ating Panginoon, Jesus, at gayon din sa prinsipe ng kadiliman at ang kanyang manghel na kanyang nasama nung siya ay nagrebelde laban sa ating Panginoon. Ano po ba ang purpose? Anong layunin? Bakit ibinigay ng Diyos ang aklat na ito? Nanupat ang wika, it reveals the complete and ultimate truth of the ages. Nanupat, kanyang ipinapahayag ang kompleto at ang tunay na katotohanan sa ating kapanahunan at sa darating. Nanupat, kanyang ipapahayag sa kanyang lingkod ang mga bagay na mangyayari at ang mga bagay na darating sa ating panahon ngayon. Kaya ang sabi sa atin, ang Apokalipsis ni Jesucristo na ibinigay ng Diyos sa kanya upang ipahayag sa kanyang mga lipin sa mga katuwid ay ang mga bagay na rapat mangyaring madali. At kanyang ipinadala at ipinaalam sa pamamagitan ng kanyang anghel sa kanyang alipin na si Juan ayon sa Apokalipsis 1:1. Dahilan sa pag-ibig ng Diyos sa atin, kaibigan, dahilan sa mga Kristiyano noong panahon na yon, marami ang pinagpapatay, sinunog ng buhay, pinakain sa mga leon, sa mababangis na mga hayop, binabalatan. Ang aklat ng Apokalipsis ay binigay ng ating Diyos sa ating Panginoong Hesus. Ito'y kapahayagan ng Diyos Ama. Pagkatapos, ito ay may kinalaman sa ating Panginoong Hesus. At pagkatapos naman ngayon, ang ating Panginoong Hesus ay ibinigay sa anghel. At pagkatapos, ang anghel naman ay ibinigay naman sa kay Juan na kalugod-lugod o alagad ng ating Panginoon, na nagbibigay sa atin ng pag-asa sa panahong na tayo ay nabubuhay, kaibigan, na para bagang walang pag-asa sa maraming mga tao, ito ay nagbibigay ng pag-asa. Ang sabi nga sa Apokalipsis 22, versikulo 10, at sinasabi niya sa akin, huwag mong tatakan ang mga salita ng hula ng aklat na ito sapagkat malapit na ang panahon. Ano pat ang aklat ng Apokalipsis, kaibigan, ito ay bukas. Hindi ito nakasara, kundi nagpapahayag sa atin ng pag-asa sa ating pamumuhay. Noong panahon ni John, kaibigan, maraming mga pagsubok sa mga Kristiyano. Nabubuhay sila sa panahon ng pagan Rome. At tuwing darating sa kanila ang maraming mga pagsubok sa kanilang mga buhay na tila baga nanlulupaypay na, o sinasabi ng aklat na ito na merong tayong pag-asa. Kaibigan, napakabuti ng ating Panginoon. Ipinapahayag sa atin ang mga bagay na darating. Nanupat ang Diyos na lumikha ng lahat ng mga bagay, siya rin ang nagpapahayag ngayon ng pag-asa na tayo ay merong kaligtasan. Saan ito nakuha? Ang wika sa atin ay galing sa Diyos. At pagkatapos naman ito ay may kinalaman sa ating Panginoong Hesus.
At ang ating Panginoong Hesus ay ibinigay sa anghel, at pagkatapos naman, ang anghel naman ay ibinigay kay John, samantalang si John ay nakabilanggo sa isla ng Patmos, doon ibinigay ng Diyos ang pabalita ng aklat ng Apokalipsis. Nanupat si John na saksi sa ministry ng ating Panginoon. Si John na nakita na ang mga bulag ay ginamot ng ating Panginoon. Nakakita sila. Mayroong mga taong namatay, binuhay ng ating Panginoon. May mga taong nagugutom, pinakain ng ating Panginoon. At sa magitan lamang ng 5 tinapay at 2 isda, nakakain ang libo-libo, mga 5,000 kaibigan, maliban sa mga bata at gayon din sa mga babae. Kaya ang sabi ni John, totoo ang Mesiyas na kasama ko siya. Na bagamat ang wika niya tayo ay may mga pagsubok, ang sabi niya, si Kristong nabayubay sa krus, ang pag-asang pinagkakalob sa atin, tayo ay mayroong buhay na walang hanggan. Ang sabi nga, ipahayag sa kanyang mga alipin ang mga bagay na narapat mangyaring madali. So, ang wika sa atin, yung mga bagay-bagay na mangyayari na madali. At ang aklat ng Apokalipsis ay nagbibigay ng pag-asa sa lahat ng mga nakikinig. Bakit? Itong sabi sa atin sa Apokalipsis 1:3, mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasulat doon. Kaibigan, anong sabi ng ating Biblia? Napakabuti ng ating Panginoong sabi niya, mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng propesiya na tumutupad ng mga bagay na nasusulat dito sapagkat ang panahon ay malapit na. Tatlong bagay ang binabanggit ng ating Biblia na mapalad. Kumbaga sa ibang salita ay maswerte, you are blessed. Sino yung mga mapalad? Ang sabi, bumabasa. Kaya binigay ng ating Diyos ang aklat na ito para mabasa ng kanyang mga anak. Ano pa ang sabi sa atin? Pagkatapos na ikaw ay sinasabing mapalad sapagkat binabasa mo ito, ang wika, at ang nakikinig, yung mga taong nakikinig sa salita ng propesiya, ay mapalad ang wika ng ating Biblia. Pagkatapos na binanggit yung bumabasa, nakikinig, ang pangatlo ang wika na mapalad ay tumutupad ng mga bagay na nakasulat dito. Sa mga tuwid, tatlong bagay, bumabasa, nakikinig, at tumutupad. Ito yung sinasabing mapalad ang isang tao. Nanapat ang aklat na ito ay may kinalaman sa mga propesiya at may kinalaman sa buhay natin na kung papaano ang aklat na ito kapag ating binasa at ating tinupad, ating pinakinggan ang tinig ng ating Diyos, ang wika sa atin. Ang aklat na ito ay nagpapabago sa ating mga buhay patungo sa isang buhay na karapat-dapat sa ating Diyos. Nanapat ang aklat na ito ay pinapahayag ang ating Panginoong Hesukristo siyang Alpha at Omega. Siya ang pasimula at nang katapusan. Siyang liwanag ng sanlibutan. Pinapahayag din ang aklat na ito, lahat ng kapangyarihan ay nasa ating Panginoong Diyos. Siya ang ating Creator, ang ating tagapaglikha. Ang ating Panginoong Diyos, siya ang dying lamb. Siya yung kordero ng Diyos na namatay, nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Pinapahayag sa aklat na ito ni Jesucristo na siya ang matuwid na hukom, nanupat ang kanyang paghukom ay para sa kanyang bayan, sa kanyang mga anak. Pinapahayag din sa aklat na ito, kaibigan, si Jesucristo ang siyang coming king, siyang darating na ating hari. Nanupat ang aklat na ito ay pinapahayag din sa atin, siya ang nagtatagumpay na conqueror sapagkat nagtagumpay siya laban kay Satanas, laban sa prinsipales ng kadiliman. Kaya nga, ang wika pa ng aklat na ito, biyaya ang sumasa inyo nawa
at kapayapaang mula doon sa Kaniya na ngayon at nang naarapat at darating. Kaibigan, may kinalaman sa ating Panginoong Hesus. May kinalaman sa Kanyang paglikha. Tayo ay galing sa Kanyang mga kamay. Si Hesus noon, ngayon at magpakailanpaman. Si Hesus, Siya ang darating, Siya ang sentro ng aklat na ito. Nanupat ang ating Panginoong Hesus na ating sinasamba ay namatay para sa atin, subalit Siya'y nabuhay para sa iyo at sa akin, kaibigan. Maraming mga tao na nagpapasamba, subalit sila'y nangamatay at wala na sila ngayon. Ang ating Panginoong Hesus ay darating, kaibigan. Ito ang laman ng aklat ng Apokalipsis. Isa sa umaga ay ating pag-aaralan ang Kanyang muling pagparito. Ano bang sinasabi ng ating Biblia? O kaibigan, ang ating Panginoong Hesus, Siya ang Diyos. Siya ang nagkatawan tao na Siya'y muling darating para sa iyo at para sa akin. Kaibigan, napakabuti ng ating Panginoon. Hindi tayo mga hulila sa sanlibutan na ito. Sapagkat meron tayong kaibigan, meron tayong Panginoon. Hindi tayo nag-iisa, kaibigan. Hindi tayo patungo sa bagay na pagkasira. Subalit tayo patungo sa ating buhay na inaharap sa buhay na walang hanggan. Hindi tayo patungo sa mga bagay na hindi ka nais-nais. Maraming mga kagutom at gayon din salot sa sanlibutan na ito. Subalit hindi nagsasabi, ito ang mga wakas ng lahat ng mga bagay. Maraming ding binabanggit sa ating Biblia na tayo ay napapaharap sa maraming mga krisis, sa maraming mga digmaan sa sanlibutan na ito. Napapaharap tayo, kaibigan, sa maraming disaster. Subalit merong pag-asa. Napapaharap tayo sa maraming karamdaman, subalit hindi maghahari sa huling kapanahunan ang mga bagay nito, kaibigan. Hindi na maghahari sa ating mga puso ang mga kalungkutan sapagkat aalisin ng ating Panginoon ang kamatayan sa buhay natin ito. Nanupat, pinangako ng ating Panginoon ang isang buhay na walang hanggan. Ang aklat ng Apokalipsis ay nagbibigay sa atin ng pag-asa, courage, na ating harapin ang ating kinabukasan. O kaibigan, samantalang si John ay nandoon sa Isle of Patmos, ibinigay ng ating Diyos sa kanya ang aklat ng Apokalipsis upang sa ganon tayo ay magkakaroon ng pag-asa sa ating inaharap, kaibigan. Ang aklat ng Apokalipsis ay nagbibigay sa atin ang wika sa Apokalipsis 5:13 sa kanya na nakaupo sa luklukan at sa kordero ay ang pagpapala at kapurihan at kaluwalhatian at paghahari magpakailan kailan paman. Nanupat, ang aklat na ito ay ibibigay sa atin ang mga pabalita sa Apokalipsis 6 at 7, yung apat na kabayo. Ano bang ibig sabihin ng mga ito? O kaibigan, nagbibigay ng pag-asa sa atin at gayon din yung mga bagay-bagay na mangyayari sa ating inaharap. Ipapaliwanag sa ating pag-aaral, kaibigan, nanupat magbibigay ng pag-asa sa iyo at gayon din sa akin. Kaya nga, ang pag-asang ito ay sa isang bagong kaharian, sa isang bagong society, sa isang bagong leader, sa isang bagong buhay natin sapagkat si Kristo ay muling darating ang pabalita ng aklat na ito. Alam mo, kaibigan, ang aklat na ito ay nagsimula sa chapter 1 na may kinalaman sa pangakong ang ating Panginoon ay muling darating. Pating pag-aaralin yan. At ito'y magwawakas din sa pabalita ng ating Panginoon ay muling darating. Kaya nga noong narinig ni John ang sinabi ng ating Panginoon, ang wika niya, pumarito ka na, Panginoong Hesus. Kaibigan, napakabuti ng ating Panginoon. Nanupat sa araw-araw sa ating pamumuhay, meron siyang pag-asang pinagkakalob sa atin sa aklat ng Apokalipsis. Nanupat sa aklat ng Apokalipsis, kaibigan, maghahari ang hari na mga hari, ang Panginoon ng mga Panginoon, walang iba kundi ang ating
Panginoong Hesus. Kaibigan, handa ka bang tanggapin ang Panginoon ng mga Panginoon? Ang Diyos na mga Diyos, nanupat hindi na magtatagal siya'y muling darating, at ang kanyang paanyaya sa iyo, kaibigan, tanggapin mo siya na iyong tagapagligtas, sapagkat hindi na magtatagal, darating siya, at merong pag-asang pinagkakalob sa iyo at gayon din sa akin. Noong Second World War, samantalang binobomba ng mga eroplano ng Germany ang London, tinamaan ang isang tahanan, nangamatay ang mga anak at gayon din ang nanay, ang natira ang tatay at gayon din ang bunsong anak. Na tuwing darating ang mga eroplano upang bombayin ang lahat ng mga tao doon sa London, kaibigan, yung bata na natira, natatakot siya. Ang sabi ng tatay, anak, hawakan mo ang aking mga kamay para ikay makatulog. Kaibigan, samantalang ang batang ito inahawakan ang mga kamay ng kanyang ama, bagamat ang mga eroplano ay nagbobomba doon sa London, ang batang ito ay nakatulog. Gayun din sa atin, kaibigan, pagka hawakan natin ang kamay ng ating Panginoon, tayo ay magkakaroon ng kapayapaan sa ating mga buhay. Kaibigan, handa ka bang tanggapin ang ating Panginoon na iyong tagapagligtas? Handa ka bang sumalubong sa kanyang muling pagbabalik? Sa ating ngayong panalangin, kaibigan, sa huling bahagi ng ating pag-aaral, gusto kong magkakaroon tayo ng prayer garden. Nanupat merong pangako ang ating Panginoon sa kanyang mga anak ayon sa aklat ng San Mateo, Kapitulo 7, kaibigan, ito ang aking babasahin bago tayo pupunta sa ating panalangin. At sa ating mga request na panalangin, kaibigan, kung meron kang nais na ipanalangin ay magsabi ka lang, mag-request sa ating numero na 0917501 at gayon din sa ating pagkapatuloy 6885. Ulitin ko, kaibigan ng wika, itong ating numero at ibibigay din ng ating anchor ang isa pang number. Subalit ang aking number ay 0917501 at 6885. Itong sabi ng ating Biblia, bago ko idalangin ang mga nais na ipanalangin natin, ang wika sa Kapitulo 7, Versikulo 9 ng aklat ng San Mateo, meron ba sa inyo na kung humingi ng tinapay sa kanya, ang kanyang anak ay bato ang ibibigay niya? Oo, kung humihingi siya ng isda ay bibigyan niya ito ng ahas? Kung kayo nga'y na masama ay marunong magbigay ng mabuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong ama na nasa langit ang magbigay ng mabuting bagay sa mga humihingi sa kanya? Kaibigan, tayo ay manalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos, napakabuti po ninyo sa inyong mga anak. Nanupat ang aming Diyos ay nagbibigay ng pag-asa sa magitang aklat ng Apokalipsis. Panginoon, marami po sa aming kababayan ngayon nagkakasakit. Inyo po silang pagalingin. Hipuin nawa po ninyo pagpalang kamay. Meron po sa aming mga kababayan nagugutom. O dakilan Diyos, bigyan po sila ng kanilang makakain. Gabayan po ninyo ang aming mga leader ng aming mga ng aming bansa. Mula sa aming pangulo, sa aming mga mambabatas, hanggang sa mga leader ng aming nayon. Sa aming barangay, O Diyos, pagpalain po ang mga namumuno. Ingatan po ang bawat isa at gayon din ang aking kaibigan. Pagpalain po siya sa kanyang pakikinig sa pag-aaral ng aklat ng Apokalipsis. Ito po'y aming hiling sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kaibigan, pagpalain kanawa ng ating Panginoon. Tayo mag-aaral na muli sa aklat ng Apokalipsis. Ako'y umaasa na muli kang susubaybay sa ating pag-aaral. Pagpalain kanawa ng ating Diyos.
Maraming maraming salamat po, Pastor Romy. Now po, marami tayong natutunan dito sa ating paksa tungkol sa libro ng Apokalipsis. Dito po natin makikita na si Jesus po talaga ang sentro ng aklat na ito at makikita natin kung gaano makapangyarihan ang ating Panginoon. Siya po ang si Jesus. Siya po ang ating Alpha at Omega. Lahat ng kapangyarihan sa mundo ay sa Kanya at siya po ay ang conqueror. Na-conquer po niya si Satanas. Talo niya si Satanas. At dito rin po ipinapakita ang muling pagbabalik ni Jesus. Kaya mapalad po talaga ang mga bumabasa, nakikinig at tumutupad sa salita ng propesiya. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais po kayo na mag-aral pa, magsaliksik ng mas malalim pa ng ating banal na kasulatan, maaari po kayong tumawag o mag-text sa 0917-1742-777 o kaya naman sa 0968-8536-607 at para naman po sa ating toll free number, ilay lamang po ang 1-800-132-20196 At para naman po sa ating Facebook page, huwag niyo pong kalimutan na i-share. Magtungo lamang po sa www.facebook.com/awrluzonphilippines o magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating programa. Dito lamang po sa Tinig ng Pag-asa. Bukas magsama-sama po tayong muli sa oras ng alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. At ito po ang programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. At sa ating pansamantalang paghiwa-hiwalay, baunin po natin ang mga salita ng ating Panginoon sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Bukas pong muli. Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin. Many people came and told Jehoshaphat that a vast army was approaching to wage war against him. Alarmed by this news, Jehoshaphat proclaimed a fast for all of Judah. People came from every town in Judah to fast and pray together. We were part of a large group, and Jehoshaphat was earnestly asking God for assistance. Then a man called Jahaziel stood up and said that Jehoshaphat should not be concerned, that it was not his battle, but God's battle. It was early in the morning when we set out in the desert of Tekoa. We were seriously concerned about facing this huge army, but we were told to have faith. We had also prayed. When our reconnaissance platoon came over the hill, we only saw dead bodies all around. The enemy had apparently turned on each other. Jehoshaphat's prayers had won in the battle, without even having to fight. The Battle of the Bulge happens for many of us as we try to shed extra pounds. One way to win is to adopt a total vegetarian or vegan diet. A recent Adventist health study found that the more closely a person consumed a total vegetarian diet, the closer they were to their ideal weight. So each step you take towards a total vegetarian diet will give you an advantage in the battle.
A total vegetarian diet is another ageless advantage.